Kasabay nga po ng hindi magandang ipinapakita ngayon ng Brooklyn Nets ay binabatikos na nga po ang kanilang Big 3 ngayon. Yan nga po ang ating unang storya na pagkukwentuhan dito na sasamahan ko na rin ng balitang aalis nga daw po si Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors at ang balitang nagdesisyon na ang Los Angeles Lakers sa kanilang sitwasyon ngayon. Kaya mga idol, tara, simulan na natin to. One win at 4 losses. Yan nga po ang kasalukuyang record ng Brooklyn Nets matapos ang unang dalawang linggo ng regular season. Malayong-malayo sa inaasahan sa kanila ng mga fans. Bale, kung inyo nga pong matatandaan, napakalaki rin naman nga po ng expectation sa kanila bago man magsimula ang season. Gayong mabubuo na rin naman nga dito ang kanilang bagong Big 3 na sina Kyrie Irving, Kevin Durant at Ben Simmons. Pero sa kabila nga po niyan, ay hindi para naman nga ito naging sapat upang makakuha sila agad ng panalo. Bali, kahit man nga po magaganda, ang malalaking puntos rin naman ang naitatala nila Kyrie Irving at Kevin Durant ay parati para naman nga silang nahihirapan at natatalo sa kanilang mga laban. Kaya di na nga po naiwasan pa ng ilang mga fans at NBA expert na batikusin ang buong Brooklyn Nets, lalong laro na ang kanilang Big 3. Hindi na rin naman nga sila ang Nets na nakilala natin na nagdodomina ng todo sa kanilang mga laban. Samahan mo pa ng pagkakaroon nila ng isang Ben Simmons na nag-i-struggle pa rin naman sa kanyang opensa. Kaya huwag nga po kayong magtaka kung magsunod-sunod pa ang kanilang mga pagkatalo sa kanilang darating na laban. Samantala, pumasok naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang posibleng umalis nga po si Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, napakalaki nga po ng inaasahan sa pangalawang taon ni Jonathan Kuminga sa Warriors, gayong naging maganda rin naman nga po ang kanyang ipinapakita sa kanyang rookie season. Ngunit sa kasamaang palad, bumagsak nga ito agad. Sa katunayan, kumpara nga po last season ay bumaba nga po sa 10.8 points ang kanyang playing time at hindi pa nga po siya pinaglaro sa kanilang huling laban kontra sa Miami Heat kahit wala laman siyang inindang injury. Kaya dahil nga dito ay nagsisimula na nga pong magalit at mainis si Kuminga sa Warriors. Ayon nga po sa inilabas na balita, mas gusto para naman nga po ni Kuminga na makakuha ng mas maraming playing time na ayaw rin namang ibigay sa kanya ng kasalukuyang kupon na nito. Isa pa, hindi rin naman nga ito sangayon sa plano sa kanya ng Warriors na maghintay ng mas mahabang panahon bago siya tuluyang mabigyan ng mas malaking oportunidad. Kaya huwag nga po kayong maggulat kung sa darating man na oras ay umalis si Jonathan Kuminga. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya ngayon sa balitang nagdesisyon na nga po ang Los Angeles Lakers sa kanilang kalagayan ngayon. Naibalita ko na nga po sa inyo na matapos nga pong mapatumbang muli ang Lakers sa panglimang sunod na beses ay pinipilit na nga po sila ng kanilang mga fans na gumawa ng move at trade sa lalong madaling panahon. Ngunit base nga po sa pahayag ni LeBron James, kahit man nga daw po nagagalit at napapagod siya sa patuloy na pagkatalo ng Lakers, ay wala pa rin naman nga po siyang magagawa kundi maghintay ng at least 15 to 20 games bago sila mag-trade o kumuha ng bagong malalaro. Iyon rin naman nga daw po ang napagkasunduan ngayon ng kanilang kupunan. Pero syempre, dahil nga po delikado na ang kalagayan ngayon ng kanilang team, ay mukhang mapapaaga rin naman nga po ang paggawa nila ng pagbabago sa kanilang kupunan. So that's it, ang mga idol, ang ating pinakabagong video ngayon na ating pinag-usapan dito. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging manotify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lamang mga idol, maraming maraming salamat po sa inyo lahat.